Sakit sa ulo niyo ba ang mga driver na hindi nagsusukli? O yung mga tindahan po na imbis na barya ay candy po ang ipinapalit sa inyo? Maari na pong ipagbawal ang mga iyan kung maisa sa batas ang panukalang mapapanagot sa mga gumagawa nito. May nusugo si Donating Pungko. Naghihintay ka pa pero ang butal mong sukli, nagpaalam na. May mga G's, 25. Kuminsan short din yung kahera eh. Binibigay ko na lang. O kaya naman, sinuklian ka nga. Pero candy lang. Kinukuha ko na lang para wala ng ano, maraming ano pa kasi abala rin kung marami din pila. Sa market inspection ng Department of Trade and Industry, bukod sa presyuhan ng bilihin, ipinunto rin ang karaniwang reklamong ito ng mga consumer. Ang ginagawa po namin ngayon, in-endorse namin sa Bangko Sentral. Kasi pera po yung pinag-uusapan. At pangalawa, in-endorse po namin sa LGU. Kasi sila po yung umiikot, yung mga business permit personnel na lang, may inspector. Bagay na dinidiskartehan na lang ng iba, huwag lang maabala. Ang kung anong halaga, yun lang. Paliwanag ng ilang mga tindera na kausap ko, minsan talaga nagkakaubusan ng barya. Hindi rin na sasapat yung stock yung supply namin. Pag nagsusukli kami. Kasi kung lahat sila magbabayad ng buo, halos 500 ang perang, nabili lang nila, wala pang 100. So 400, bawat isang yun, ilan 400 na ilalabas namin na hundreds, di ba? Kaya nauubos din. Ma'am, wala po kaming ganitong 75 centim. Okay lang kung wala. Tapos minsan, ma'am, tingin na lang pong 50 pesos, wala silang naibigay. Okay lang, hindi nila kinukuha. Nagiging piso na yung bagsak sa amin. Kasi wala kaming ganung coins na 75 centavos, 25 centavos. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, para masigurong sapat ang barya nilang panukli, kadalasang nagpapapalit sila ng barya sa mga wholesaler. Ito, di alam ng taong bayan kung saan naghahalungkat ng coins sa mga supermarket, no? Simbahan. Gas stations, doon nagpapalit at nagbabayad ang mga jeepney drivers. Yung mga nagtitinda ng tingi-tingi, no? Vendors. Yung mga nagtitinda ng fishballs. Ah, ang bayad sa kanila ng mga nagbebenta ng fishballs, no? Eh bariya-bariya, sakong bariya yon. Pero aminado silang minsan talaga nagkakaipitan sa suklian, lalo kung ang mismong pambayad ng customer, malaking pera. People bring out, go out and bring, you know, big bills without loose change, no? And expect that, you know, everything will be masusuklian ng husto, ng eksakto, no? Sa lang lahat ng establishments, di ba? Kung supermarket, ang dami nga namimili. Kinukulang tayo eh. Ano ba kaya yung mga small boots lang nagtitinda ng french fries? Pero kung maipasa ang House Bill 4730 o Exact Change Act na ngayon ay naipasa na sa third reading sa Kongreso at nakabinbin na sa Senado, hindi na po pwede ang kulang na sukli, maging yung candy na ipinansusukli. Sa ilalim ng panukala, ang mauhuling lalabag dito, pwedeng matanggalan ng lisensya at multa mula 500 pesos hanggang 25,000 pesos. Wala raw problema mga supermarket sa panukala. No retailer worth its salt, okay, will want to shortchange a customer of 25 centavos or piso, no, for that matter, no, to get the ire of the customer, no. Pero ngayon pa lang, may paraan na raw ang mga tindera. Kunyari, ang sukli niya may 40 cents, ginagawa namin 50 cents. And then pagka 60 cents, 50 pa rin yung inano namin. Dano Tingkongko, GMA News.